Ipinasara na po ng Department of Social Welfare Development o DSWD ang kanilang online application para sa kanilang educational assistance program para sa mga indigent students dito sa bansa. Ito matapos na dumami pa ang bilang ng mga individual na nagnanais na makatanggap ng ayuda mula sa nasabing programa. Sa isang pahayag ay ipinaliwanag ni DSWD spokesperson Romel Lopez na ito ay dahil sa hindi na kaya ng kanilang sistema na ipagpatuloy ito dahil sa kalumaan at dami na rin ng aplikante nito. Anya sa ngayon ay nasa mahigit 2 milyong registrants na itong kanilang naitala para sa payouts ng natura programa at nasa mahigit kalahati na anya ng kanilang 1.5 billion pesos na budget sa programa ang nagamit na. Ngunit dinilaw naman ni Lopez na hindi na kailangan pang mag-alalan ang mga individual na una na nga nakapag-rehistro dahil magpapatuloy naman anya ang kanilang proseso para sa mga ito. Kasalukuyan na rin daw na inaayos at pina-finalize ng mga kinauukulan ang mechanics hinggil pa rin sa pag-opondo para sa educational program ng DSWD upang mas marami pang mga Pilipino ang kanilang matutulungan. Matatandaan na una na nga inihayag ng tagapagsalita na sa Setyembre 24 ngayong taon nakatakdang matapos ang pamamahagi ng naturang ayuda para sa mga mahihirap na mag-aarala na malabo na rin na anyang mapalawig pa dahil sa iba pang tungkulin itong pagtutuunan ng pansin ng ahensya para naman sa iba pang tulong na maaari nilang maipaabot sa iba pang mga benepisaryo. Sa ngayon ay nasa mahigit na 290,000 na itong mag-aaral na nakatanggap ng tulong mula sa Educational Assistance Program ng DSWD. Pahayag ng political analyst at founder ng Publicos Asia na si Malutikia. Galing po ito sa SMNI News, sabi ni Malutikia, doon sa first 100 days, hindi ako masyadong satisfied kasi hindi nararamdaman ng taong bayan ang pamahalaan. Yung sinasabi kasi ng iba na pagbigyan, alam mo sa governance, yung first 100 days sets the stage for the succeeding. Sa akin, hindi ko nararamdaman ang Pangulo. Yung magalit ka at sabihin mo na hindi ko gusto yan. Kahit hindi ka mag-name ng tao, mahalaga yun na nakikita ng taong bayan at nararamdaman na ito yung binoto ko. Sabi po ni Malutikia. Sa bagay ito naman po ay opinion niya lang. Kaya niya nasabi na doon daw sa first 100 days, hindi daw siya masyadong satisfied. Okay, yun ang opinion niya. Kaya lang dinuktungan pa niya nang kasi hindi nararamdaman ng taong bayan ang pamahalaan. Eh bakit isinama mo na kagad yung buong sambayanan? Eh opinion mo lang yan, Malutikia. Huwag mong idamay yung buong taong bayan sa sinasabi mong hindi nararamdaman ng taong bayan ang pamahalaan. Ikaw siguro, hindi ka masyadong satisfied. Pero nagtanong ka ba sa mga paligid mo? O taga Publicos Asia ka, edi magpa-survey ka para malaman natin ulit kung marami pang hindi satisfied o mas marami yung satisfied. Alam niyo po kasi, kung talagang ikaw ay hindi maka-BBM, kahit na anong gawin ng ating presidente, ay hindi ka magiging satisfied. Ang dami kasi mga kumakalat na balita na itong si Malutikia ay solid na DDS o maka Rodrigo Duterte. Well, wala po tayong magagawa doon. Kung siya ay talaga maka Duterte, fine. Siguro, ang sinasabi niya rito na taong bayan ay yun lang mga DDS o yung mga maka Duterte. Kasi meron po tayong tinatawag na honeymoon period, yung first 100 days. Eh ang sabi ni Malutikia, doon daw sa first 100 days, eh hindi niya naramdaman yung Pangulo. At ang sabi pa niya, sa governance, yung first 100 days sets the stage for the succeeding. Obviously kasi sa pagkakaintindi ko, ikinukumpara niya ang first 100 days ni President Duterte kay Bongbong Marcos. Although hindi pa po tapos yung 100 days, pero nagsasabi na kagad tong si Malutikia na hindi siya masyadong satisfied. Matanong ko nga, siguro tong sa first 100 days ni then President Rodrigo Duterte, eh talagang satisfied itong si Malutikia. Pero natapos yung 6 years ni President Duterte, na-solve ba niya lahat ng problema ng Pilipinas? Di ba hindi naman? In fact, naglalabasan ngayon na ang dami daw iniwan ng problema ni President Duterte kay Bongbong Marcos. At isa-isa daw naglalabasan ang mga korupsyon during his term. Yun po ang mga lumalabas na mga balita. Pero siyempre, hindi naman tayo basta-basta maniniwala doon sa mga balita ngayon hanggat hindi po nako-confirm lahat ng yan. Okay? So, bakit mo i-expect na kung si Bongbong Marcos eh magiging katulad ni President Duterte? Magkaiba po sila eh. Rodrigo Duterte po yung isa. Bongbong Marcos po po isa. At ang bawat leader po natin ay may kanya-kanyang style ng governance. Eh kung nami-miss ninyo yung style ni President Duterte, hindi nyo na lang sana pinababa. Sana gumawa na lang kayo ng effort ninyo kung ano ang dapat gawin para ma-extend ang termino ni President Duterte. Eh hindi naman po pwede yun. So wag nung hanapin kay President Bongbong kung ano man yung nagawa ni PRRD nung kanyang first 100 days. Tandaan po natin, iba yung sitwasyon nila. Nung pababa na po si President Duterte,
lalo pong lumalala yung sitwasyon globally, hindi lang po sa Pilipinas. Hindi pa naman po tapos ang pandemya, hindi pa po tapos ang gyera sa Russia sa Ukraine. Globally po tumataas ang inflation. So mas mahirap itong kinakaharap ni Bongbong Marcos kaysa kay PRRD. Not to mention na maraming mga anti-Marcos dahil sa anak siya ni President Ferdinand Marcos Sr. Sabi pa niya, yung magalit ka at sabihin mo na hindi ko gusto yan, kahit hindi ka mag-name ng tao, mahalaga yon na nakikita ng taong bayan at nararamdaman na ito yung binoto ko. Tulad nga po ng sinabi ko, magkakaiba po ang klase ng governance ng bawat presidente. Huwag niyong hanapin kay President Bongbong yung mga nagustuhan at nakita niyo kay President Rodrigo Duterte. When in fact, kahit naman si President Duterte ay hindi po perpekto. Hindi po niya nasolve lahat ng problema ng Pilipinas. May mga naiwan pa nga siya eh. Tulad sa drugs na yan, na sinabi niya dati na in 6 months, ay tatapusin niya ang drug problem ng Pilipinas. Nagawa po ba? Hindi naman po. Nag-uumpisa pa lang po si Bongbong Marcos. At mas matitindi ang mga problema ang kinahaharap niya ngayon. Consider yung mga problema globally po, hindi lang basta sa Pilipinas. Na kapag may problema sa pandaigdigang merkado, ay apektado po ang Pilipinas. So kailangan siguro magpasensya tayo ng konti. Ako kasi ang tingin ko kay President Bongbong, silent worker po yan. Hindi niya kailangan i-broadcast ng i-broadcast ang bawat galaw niya. Dahil tinututukan niya ng gusto ang bawat problema natin. So kung sa'yo malutikiya, eh hindi ka satisfied at hindi mo nararamdaman ang pamahalaan, ay problema mo na yan. At yung sinasabi mo na mahalaga yon na nakikita ng taong bayan at nararamdaman na ito yung binoto ko. Tatingin ko ha, hindi si Bongbong ang binoto mo. Napaghahalata ka kasi na diehard Rodrigo Duterte. Okay lang yun, kanya-kanya naman po talaga tayo na sinusuportahan eh. Kung maka Duterte ka, fine. Ako, maka Marcos ako, fine. Gusto ko rin si Rodrigo Duterte, fine. Pero hindi ko sila ipaghahambing. Kasi alam ko na kahit hindi ako political analyst, magkaiba po sila ng brand of governance. Hintay-hintay muna tayo. In fact, wala pa nga yata 100 days eh. Naglalabas ka na kagad ng mga gantong pahayag. Ako naman siguro, suggestion ko lang, doon sa mga masyadong matatalino, lalo na dito sa mga political analyst na to, na para bang alam na alam ninyo ang solusyon sa mga problema ng ating bansa. Why don't you try to run for office? At sana manalo kayo para andun kayo mismo sa center ng problema. Hindi lang kayo basta nag-a-analyze, kundi nandun kayo mismo sa loob ng gobyerno. At pag kayo ay may pwesto na, baka magamit nyo yung inyong talino. At ma-share nyo ang solusyon. Yung mga alam yung solusyon para ma-solve natin ang mga problema, ang sandamakmak na problema ng Pilipinas. Okay, tingnan naman po natin, dahil binanggit ni Malutikiya ang taong bayan, na hindi daw nararamdaman ng taong bayan ang pamahalaan, at para daw makita ng taong bayan at maramdaman nila yung taong ibinoto nila. Tingnan natin kung nararamdaman ng taong bayan yung nararamdaman niya. Sabi po ng isa dito, iba-iba naman kasi ang leadership ng tao, hindi porket tahimik si BBM ay wala nang ginagawa. At isa pa, ano ba tingin nyo? Magician yan? Na isang pitik lang, solve ang mga issues at problema ng bansa? Kahit nung eleksyon pa yan, hindi yan madaldal si BBM. Para sa kanya, silent worker si Bongbong Marcos. At tama, hindi porket tahimik, ay walang ginagawa. Malamang, sa dami ng ginagawa, hindi makapag-ingay. Sabi pa ng isa, 100 days, napaka-isi pa lang para kay PBBM. Sa 6 years term po niya. Hayaan mo, madam. Email ko si PBM na may ganyan kang pakiramdam. So far sa aming 31 million, ramdam namin siya. O ayan, madam. May nag-volunteer na. I-email daw niya si President Bongbong at ipararating yung iyong nararamdaman. Sabi pa ng isang netizen, yes, he is calm and effective. Don't compare PRRD with PBBM. He has a different management style. Correct. Galing pa sa isang netizen, mabuti pa ang taong bayan at sa mga bumoto kay BBM na marunong maghintay at umunawa sa sitwasyon ng bansa sa ngayon. Itong mga ito na makakabilang partido at syempre ayaw kay BBM, gusto nila magic. Pasensya na sa mga reklamador, di po magician ang presidente na agad-agad pagbibigyan kayo sa mga gusto nyong mangyari. Ito sunod-sunod ko itong binabasa sa mga comments ng SNN High News at wala pa yata akong nababasa na umaayon sa sinabi ni Malutikiya. Sabi naman ng isa, pinakamagandang gawin natin, isama natin sa ating prayers ang ating Pangulo, mga kasama niya at ang ating bansa. Yan ang pinakamainam na gawin para makita natin ang bunga ng kanyang tagumpay. Pilipino tayo, dapat magpalakasan sa isa't isa, hindi maghanap ng kakulangan ng mga namumuno sa ating bansa. Totoo naman po ito. Isama po natin sa ating mga dalangin ang ating mga namumuno. Hindi yung kauumpisa pa lang, eh masyado na tayong mapaghanap. Ito, sabi naman ng isa, not a good analyst, might be anti-Marcos. She speaks with her idea, not knowing what is the real scenario. She is a bad influence for public service. Judging the book that is not yet totally read is unacceptable. Every president has his own ways. I prefer the silent type. Action is being done without publicity. Salute to PBBM. Ang maganda to ah.
judging the book that is not totally read is unacceptable. 6 years yung termino. Wala pang 100 days, masyado na tayong naghahanap. Sabi naman ng isang netizen, just want to ask you, what have you done remarkable to the Filipino people? Perhaps that lies only in your personal opinion. Parang pareho ito na sinabi naman ng isang netizen, kung hindi mo ramdam, tumahimik ka at huwag mandamay. Di mo nakikita na napakaraming problema ang hinarap niya. Lugmok ang ekonomiya dahil sa pandemya, meron pang economic sabotage na nagaganap sa administrasyon niya. So yung mga sumusunod, eh halos pare-pareho. I am not sure what type of analysis you did, but looking at the trend of events, it seems that people nowadays do not seek long-term goals, but rather an instant gratification of their whims. Kaya nga ang sinasabi ko, mas mabigat itong kinahaharap ni President Bongbong Marcos. Sa dami din naman ng mga problemang iniwanan ng Administrasyong Duterte. Problema na sa ating bayan at sa mga nangyayari pa at nagaganap sa buong mundo, naapektado po tayo. Bigyan po natin ng chance itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Huwag po tayong masyadong mapaghanap. Pero tulad din naman ang sinasabi ko, opinion po ni Malutikia yon. Lahat po tayo may kanya-kanya opinion tulad ng mga nabasa ko na comments ng mga netizens na halos lahat eh hindi naman sumasang-ayon sa analysis ni Malutikia. So tama nga yung sinabi naman ng isang netizen, sarilinin na lang ni Malutikia yung kanyang analysis at ang kanyang opinion at huwag nang idamay yung sinasabi niyang sambayanan o ang taong bayan. Dahil sa mga nabasa kong ito, eh malayong-malayo sa sinasabi ni Malutikia na hindi nakikita ng taong bayan ang ginagawa ng pamahalaan ni President Bongbong Marcos.